Maliit lang po ang industriya na yan ang isang bagay na madalas nating naririnig tungkol sa showbiz. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay nabibigyan tayo ng chance na may parating ang mga bagay na gusto nating sabihin sa mga iniidolo nating mga celebrity. Alam niyo, don't worry about me ha, kasi ako napaka-approachable ko. Sobra naman. You can say anything you want, just approach me ha. Message niyo lang yan sa akin, pwedeng-pwede yan. Pauta nga. Magkano? Wow! But this is not about me ha, ito ang pass the message. Magpapakita tayo ng mga statements sa screen at isi-share sa atin ni Jillian, Michael at Sean kung kaninong artista nila gustong ipasa ang mensaheng yun. Okay, let's see. Ayan, next. Oh, let's start first. Ayan, idol na idol kita. Oh, okay, kay Michael yan. Michael, yes. So kaninong celebrity mo gusto sabihin yan? Idol na idol kita. Gusto ko po daw kasabihin kay Kuya Cian Lim because when he went to Vancouver po, I had the chance to hang out with him. Uh-huh. And super bait niya. And he also gave my lola a video greet before. And nung nakuha ng lola ko, tuwang-tuwa. And nakaka-inspire talaga. And sabi ko, one day, gusto ko ganun ako kasi yan. Kaya idol ko talaga po si Kuya Cian. Alam mo, idadagdag ko lang. Ano yan? He's a genius in musical instruments. Mm-hmm. Hindi lang sa pag-arte magaling yan eh. He can play the drums, he can play the guitars, he can play the flute, he can play the violin, he can play the cello. Oh. Ganun yan. Oh. Ibang klase yan. Pinag-aral lang nanay niya nung bata pa siya. Si Sean kaya, kanino mo gustong sabihin niyang idol na idol kita? Sa akin po si ano, si Kuya Miguel Tan Felix po. Miguel Tan Felix? Mm-hmm. Oh. Ang baby naman ni Miguel dito. Parang galing siya. Cute-cute din, Miguel. Parang galing siya sa elementary lang. Bakit si Miguel Tan Felix? Ano po, kasi idol na idol ko po siya. Magaling po siyang sumayaw. Sobrang galing niya pong umarte. Tapos nung audition ko nga po, kasi yung monologue niya po yung ginamit ko. Kasi sobrang na-idolize ko po talaga siya dun. Mahusay siya kayo umarte si Miguel talaga eh. Si Jillian. Ako po talaga, idol na idol ko po si Ate Marian Rivera. Since 5 years old po ako. Ah, pwede. Magkamukha nga kayo. Isa ang mini version. Yeah. Yeah. Ganda. Thank you po. Kahit ako, idol ko yun eh. Ang ganda. Yes. Ang ganda po and syempre lahat po ng mga iconic roles ng mga babae, nagawa niya na po. And bilang role model din po sa personal life niya. Kumbaga, sa family life. Tapos sa family life niya po, naalagaan niya po yung mga kids niya. Gusto ko alam po diba, in the walang next... Alam niyo ba walang yaya yan, si Yaya? Siya mismo nag-aalaga sa mga anak. Gusto ko po in the next mga 15 years, parang maging ganun din po ako, maging successful po akong artista and sa personal life ko din po na magkaroon po ka ng masayang family. Yeah. Kaling! Tama yan ang gusto eh. Okay, we now move on to our next message. Next message. Basa, Wilma. Sobrang intimidated ako sa'yo in real life. Yeah. Ooh. Sino kaya? Jillian, mauna ka na. So, kanino ka nai-intimidate? Nako, alam naman po ito ni Nanay Gina Alahar. Kasi po, siya po ang aking director for 3 years sa Prima Donnas po. So, na-intimidate po ako sa kanya kasi syempre gusto ko po na ma-please ko po siya bilang director ko. Yes. So, kahit love na love ko po siya, minsan natatakot pa rin po ako sa kanya kasi gusto ko po talaga na magustuhan niya po yung performance ko. Yeah, cute. Normal lang? Okay. Sean? Sa akin po, si, ano po, Ate Kailin. Kailin? Kailin Alcantara. Opo. Bakit naman? Baka may crush ka. Secret lang po natin yun. Masa ko yakin na. Alam mo na. Alakas na magpasag. Pero wait, ano po? Bakit si... Bakit si Kailin? Secret lang yun. Pero ano, nung... Nandun po kasi siya nung nag-AOS po kami. Mm-hmm. Tapos nung nakita ko po siya parang di lang ako makaimik. Kaya isa po talaga yung naisip ko nung intimidated ako. Pero di naman siguro intimidated talaga, more of na-starstruck pala talaga ako. Starstruck. Oh, yes. Michael. Pero totoo yan. Kahit matagal na tayo sa showbiz, na-starstruck pa rin tayo sa mga tao. Mamaya tatanungin kita. Michael. Michael mo, tatanungin ka kung kanina ka-intimidate ka. Michael. Ako din po actually same as Sean. And I also met Kailin during our taping for AOS. And sa ang nangyari kasi, naghihintay ako sa elevator. Lumabas siya. Sabi ko, wow! Na-starstruck ako for like, ano, nakita ko si Kailin. So, na-intimidate in a sense na, well, she's very well-known and successful siya. Kaya sabi ko, at sa siya, ano naman, it's so cool finally seeing her in person. Because I watch her YouTube videos, her performances, so it's really nice. Ganun pala dating ni Kailin sa mga Gen Z. Eh. Next line? Next message! Yan, gusto ko maging close sa'yo. Yan. Si Sean ang nahin natin. Gusto ko pong maging close si Miss Heart Evangelista po. Bakit? Crush mo rin siya. Wala masabi.
Ano po? So bakit? Bakit? Kasi sobrang known siya for her fashion. Yes. Pwede bang makahiram lang ng paper bag dyan pang IG story lang? Ah, yun. Ah. Mahilig ka rin ba sa fashion? I'd like to get into it. Pwede. Well, she's the perfect connection dahil talagang very well connected sa mga well-known brand owners, hindi lamang... Si Jillian, ikaw. Ako po, si Miss Bea Alonso po. Kasi feeling ko ang dami ko po matututunan sa kanya, acting-wise or sa personal life. And ang galing niya po talagang artista. Yeah. Okay. And Kuya Micah? Ako naman po, si Jillian. I feel like, kasi same under po kami with Ate Kim. And dito ka na! Nakikita ko siya sa TV all the time. So, yeah, baka want to be friends with her. So, ang tingin mo sa kay Jillian parang ate sa industry?